Magandang araw, Kapidel. This is Andy again from Go Kapidel PH. At para sa araw na to, meron tayong bagong iba bike check na gravel bike. Ayun, okay, mainit-init, napakaganda. Sulit sa presyo niya, dinaig niya pa ang ibang gravel bike na pwedeng-pwede niyong i-consider na bago niyong gravel bike. So, ano pang hinihintay niyo? Tara na! Unboxing tayo. Casper McLaren size 45 ito. Color blue black. Yun. Pag ina-unbox, 80% semi-assembled. Mabilis lang po mag-unbox sobra. Nakasetup na po yung gear niyan. Pinagulo niya. So, ikakabit na lang po dyan ay unahan na gulong yung handlebar niya, upuan tsaka pedal. Yun lang, tapos konting tonic. Easy. Kaya huwag po kayong mag-worry pag pinapadala po na nakabox for safety rin po yan po for provincial shipping. Ayan, so for today's video, ito na po ang tinatawag na Casper McLaren. So, napakaraming size pong available niyan and color na pwede niyong pamilihan. So, isa-isahin natin kung anong meron sa gravel bike na to. Presyo, bigat, kulay, sizes, at specs na meron sa kanya. So, simulan na natin. Ito na! Soundcheck muna tayo. Yun! Yan, sisimulan po natin sa kanyang saddle. Ito ay gawa na ng machine 11. Leather type ang kanyang upuan. Yan, malambot. In all fairness naman, magaling ang gawa ng machine 11 pagdating sa saddle. Ang kanyang railings ay gawa pa rin ng steel. Ito yung adjustan. And naka one bolt ang kanyang seat post. Aluminum ito na may sukat na 27.2. Ang kanyang lock ay clamp type. Kiddy Allen para hindi madaling manakaw ang kanyang upuan. Then, pagdating sa frame, ito ay alloy frame na po. So, aluminum AL606 smooth welding, triple butted hydroform BSA, thread BB. Yan. So, sa kanyang down tube, may kita niyo yung brand na kanyang ipinapakita, which is Casper. Okay. Ayun yung logo sa top tube and nakalagay ang pinaka main ram na McLaren or model GX Professional Edition. Ah, ang ganda ng, in all fairness, ang ganda ng pagkakaprint ng kanyang paintings. Meron siyang lalagyanan ng bote, isa, dalawa, sa fender, sa bike rack, meron ng abang. Okay, meron din sa harapan, isa at sa kabila. Yun, so napakaraming lagayan po nito na pwede nyong gamitin. Take advantage of it para kung malayuan, magagamit nyo po siya. Yun, so sa kanyang stem, ito ay may sukat na gawa ng machine 11. Alloy na rin po ito. And may sukat na 90 mm.
Okay, meron siyang tatlong spacer na nakalagay. Okay, and sa headset ito ay tapered na. ICR na rin po ito. Maayos yung pagkakalagay ng kanyang internal cable. Okay, from the brake, the shifter, and sa RD niya. Okay, yon. So, ang galing. Pagdating sa kanyang handlebar, okay, maayos po yung drop bar nito. Machine 11 din, aluminum ultralight alloy. May sukat na 400 mm. Reach 80, drop 124, 1631.8 mm po siya. So, ergonomic yung kanyang drop bar. Okay, medyo may style siya na flared. And then, naka-STI na rin po ito. Ito ay 2x9 Shimano Sora na. Yun! So, naka-Sora na po si Kespor McLaren. Okay, STI na rin po ito. So, Shimano shifter, one-click, double-click yung kanyang pabalik. So, yun. Napakaganda. Napakasulit para sa kanyang presyo. Okay, sa kanyang head tube, may nakalagay na logo ni Kespor. Ayan, meron din siyang abang para sa kanyang fender. And pagdating naman sa kanyang fork, ito ay Kespor Integrated Full Alloy 9x100mm. Meron din pong nakaprint na McLaren dun sa kanyang sabitan ng mga bote. Ayan, GX. Ito ay quick release. Okay, pagdating sa kanyang brake, ito ay gawa na ng Tektro C400FR with rotor na may sukat na 160mm. Yon. So, ang kanyang rim ay gawa na ng Machine 11. Double wall na po ito with 24 holes, 30mm. Yon. Sa kanyang tires, ito ay CST tan wall na may sukat na 700x38C. Ayun po. And kung titingnan natin po ang kanyang tire clearance, pwede pa siyang i-maximize hanggang 40C. Yun. So, sa fork niya, ito ay quick release. Kung makita nyo dito, naka-quick release na rin po yan. Okay, pagdating sa kanyang RD, ito ay Shimano Sora na rin. Okay, clamp type. So, kanina smooth welding siya. Yung welding niya nandun sa ilalim. So, napakaganda. Yun. Pagdating sa crankset, ito ay gawa na ng Pro Wheel Ounce 170. Ang kanyang sukat. And 50 ang pinakamalaking teeth, 34 ang pinakamaliit na teeth. So yan, ounce by Pro Wheel. Okay, squared type. And ayan, yan yung pinakamalaking ngipin niya, nasa 50. Dito yung labasan ng kanyang internal cabling. And pagdating sa chain, ito ay gawa na ng YBN 9-speed. Okay, long cage po ito. And ang kanyang RD ay gawa na ng Shimano Sora. Ayan! So, naka 2x9 Shimano Sora na po si Kespor McLaren. Okay, 11T ang kanyang pinakamaliit na teeth sa cogs. And 34T ang kanyang pinakamalaking teeth sa kanyang cogs. Okay, Machine 11 pa rin po ang rim, double wall, 24 holes, 30mm. Sa likod, 160 rin ang kanyang rotor, quick release, and Tektro ang kanyang brake. So, yun. Solon hubs po ang kanyang hubs. So, it consists around 4 poles. Narinig nyo naman sa soundcheck kanina. Yun. So, yan. May kulay na black, dark blue. May gray silver and meron ding gray red. And yung mga gusto ng mga kababaihan, ang purple white. Yan, meron din po yung blue black, which is yung kaninang ina-unbox natin. Okay? Yan, sa box niya,
Ito po yung tsura ng isang buong box kapag pinapaship sa amin. Nakalagay yung model, yung size, which is 45, 47, 50, and 52. And sa color, naka-indicate na rin yung blue, dark blue, gray, silver, gray, red, blue, black, purple, white. So, the colors will depend sa sizes. May sukat siya, may bigat siya na 12 kilograms, pero... 11.1. Okay. Yan, so tapos na po natin mabike check ang bagong dating na Kes4 McLaren gravel bike. So, sa mga nagtatanong kung magkano ito, ito ay nagkakalaga ng 25,800 pesos only. Naka 2x9 Shimano Sorak ka na. So, sa lahat ng mga gusto ang interested, PM lang po kayo sa aming Facebook page, gopedal.ph, IG, go_pedal_ph. So, nagustuhan nyo ba itong gravel bike nito? Sulit ba siya para sa kanyang presyo and sa kanyang group set? Comment down below. At pag may gusto kayong pa-bike check, comment down below para ma-videohan natin, ma-bike check natin, ma-review natin yung bike na gusto nyong ipa-bike check. So, yun po. Salamat po. Maraming salamat po sa susunod na vlog po ulit. Bye-bye! Sa malayo tayo. Parang ganito yung alam. Parang tagatan niya yun lang ha. Halika na. Thank you, po. Ikaw may ari. Yan, bakit? So, shout out sir, meron kayong shout out. Ano naman?